Alam nyo mga kutsero, sa akin walang problema. Batikusin yung Senator Amy, batikusin yung si BBBM, walang problema. Walang problema sa akin yan. Okay lang yun. Pero batikusin nyo, patay na. At hindi lang patay ah. One of the best presidents the Philippines ever had. Si Digong, wala sa kalingkingan ni Apple Ay. Wala siya sa kalingkingan ni Apple Ay. In terms of accomplishments, in terms of genius, in terms of leadership, wala si kalingkingan ni Digong. Wala sa kalingkingan ni Apple Ay si Xi Digong nyo. Siguro nakapenta nila naman itong matandang to. Kaya kapag hindi nagsalita dito si Senator Amy, na talagang binibida niya, I am the firstborn of Ferdinand Edralin Marcos. Ewan ko na lang. Ito kasi nangyari. So kanina, nandoon sa kunyaring prayer rally, nagpunta si Digong, ayan o, sa kunyaring prayer rally. Ngayon, pupuntahan natin ngayon yung mga sinabi ni Xi Digong sa prayer rally. Tignan natin kung anong ire-react niya. Kung anong mararamdaman niyo dito. Lalo yung mga loyalists. Ako nga, moderate pa ako eh. Kumbaga, kung sa scale, andito yung opposition, andito yung mga loyalists. Ito pa ako sa mga medyo gitna ng banda-bandang loyalists dito. Mga 75% siguro dyan. Medyo ano pa ako, moderate pa ako eh. Ay, lalo yung mga hyper-loyalist. Ako nga na na-offend, moderate loyalist ako. Sila, lalo na. Yung mga hyper. Oh. Panoorin natin. Bayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang ka rin kayo nakita eh. Kasi nung umalis ako ng Malacanal, ngayon lang. So, pagpatawa rin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente. Sa'yo? Ewan ko sa'yo. Pupuntahan natin yung topic na yan, mga kutsero. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin ng Sendwave. Kaibigan sa Sendwave. Ayan, sa Sendwave. So, ayan mga kutsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances ng wala pong remittance fees gamit po ang Sendwave. Ayan o. Gawin nyo lang, i-download nyo yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code, ayan o, na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 na pwede nyo ipadala rin sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yan mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Kung walang Amy Marcos, walang President Duterte. Kung walang Amy Marcos. Budol ka, budol. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Galo-galo nang ako lumakad, staggered. I use a cane to babantos sa ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral. At matatag at matigas ang katawan.
Hindi ko naman nakalae na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila. Hindi na estudyante, presidente na ako. Okay. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede niyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod na huwag ninyong kalimutan. Luhod nga. Try mo nga lumuhod. Baka hindi ka na makatayo. Paglumuhod ka. Ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. Ang hilig ni Digong sa ganyan, no? Ayoko sanang sabihin to, pero etcetera. Hilig niya sa ganyan, eh. Sabihin din naman, di, tuloy-tuloy mo na lang, di ba? But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, nauna, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nagkataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumikik, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo. Si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Brrt. Okay, wait. Oh, puntahan natin ngayon yan. Wait. Ang sabi kasi ni Digong, sabi ni Xi Digong, every time daw na merong magkakalikot sa konstitusyon, eh lagi daw si Marcos yan. Apulakay daw palagi. Yan natin. Okay. So, kasi very ano, hindi naman niya kinwalify kung kailan eh. 1899, Malolos Constitution. Yung unang-una. Pinalitan. Sino ang nagpalit? Amerika. Philippine Organic Act. Marcos yan. Marcos. Hindi. Jones Law. Hindi rin. Amerika yan eh. 1935 Constitution. As approved by the 1934 CONCON. Certified by the President of the United States. O, Amerika ulit yan. Asa si Marcos dyan? 1935 ulit. 1947. 1943. Ito, malapit na kay President Marcos to. 1943. So, ibig sabihin, simula 1899 hanggang 1943, ginalaw ba ni Marcos yan? Siyempre, hindi. Wala pa siya sa politika niya. Kailan yung ginalaw? 1973. Ito yon.
The draft presented to President Marcos by the 1971 CONCON on December 1, 1972, deemed ratified by citizens' assemblies held from January 10 to 15, 1973. Oh. Eh, dumaan sa plebiscite. Na-ratify ng taong bayan. Ano, reklamo nyo? Di sana hindi nyo binoto. Eh, gusto ng taong bayan eh, anong gagawin? Inamend 1973 Constitution and 1976, inamiendahan. Ulit noong 1980, tsaka isa pa noong 1981. No. Tapos, pinaltan ulit, 1986. Okay, so tutuusin, ito lang, 1973 lang. Constitution. So, ibig sabihin, lahat, sa lahat ng iteration, sa lahat ng pagbabago sa Constitution natin, si Marcos lang ang gumawa. Paano yung 1899? Sinong gumawa niya? Oh, 1935, sinong gumawa niya? Hindi pa nga Pinas ang gumawa niyan, US pa nga eh, kailangan talagang palitan yan. 1943, oh, si Marcos ba yan? Malamang, hindi. 1973, oo, oh, oh, Marcos na yan. Ito yung hirap kay ano eh, ito yung hirap kay Xi Digong eh, tinitake advantage na yung ano, yung siyempre tayo mga Pilipino, lalo na pag idol niyo yung matandang yan, eh you will take his word hook, line, and sinker. Hindi na kayo mag-iisip. Hindi nyo i-check. So tinitake advantage na yun. Yung tiwala na yun. So maglalabas siya ng mga, sasabi siya ng mga motherhood statements, magkasabi siya ng mga propaganda niya, kahit, yan, kahit na slanted. Bakit? Eh, makakuchero, politiko pa rin siya. May magkasabi dyan, eh, hindi, abogado siya, si, ano, si Digong, no? He's a lawyer, his words has to be precise, etc., etc. He's a lawyer, yes, but he's also a politician. Does his being a lawyer negate his interest in the furtherance of his agenda? No. Politician pa rin siya eh. So yes, he will say things that will favor his agenda. To hell with the precise language. His language has to be precise. To hell with it. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod. Yung mga lumad. Ano ka nalaman ng lumad? Hindi man tayo magkakaintindihan dyan. Yung mga Ilocano. Kaming mga Bisaya. Mga Waray. Mga Moro. Nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, bumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ng Magellan. Okay. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan. Kayo. Lahat ba tayo Pilipinas? Ang hirap paniwalaan ni Digong pag nagsabi siya ng totoo yan. Kasi siya rin mismo nagsasabi na ano eh, na nagyo-joke lang siya. Diba? Ang hirap paniwalaan kapag nagsabi siya na I'm telling you the truth. Marcos, bangag! After 28 days, anong sasabihin? Hindi ko siya tinawag na adik, papatayin ako nun. Ilang beses niya ginawa yan, nakaupo siya. O, tapos, irerescue siya ng mga spokes niya. Salvador Panelo, Harry Roque, etc., etc. Kung sino pa yung mga spokes niya. Ire-rescue siya.
papaikutin yung mga sinabi niya, sabihin, no, that's just a hyperbolic statement. You know, President Duterte? No, we don't. We don't know President Duterte. Apparently, we don't know about him. Tignan, pamura dun. Apparently, we don't know we don't know crap about him. Ah, oh, tapos sabihin nila, well, kasi he's keeping, kasi he's just playing his cards close to his chest kasi baka malaman yung strategy niya. Political strategy lang yan. Political genius kasi yan si Digong, a master strategist. Art of war. Art of war lang yan, art of war. What the F? Really? Ulitin ko, kayo lang mga Duterte Balahura supporters, ang tuwang-tuwa kapag pinagsisinungalingan. Kayo lang yun. Kayo lang. Kayo lang ang mga taong kilala ko na tuwang-tuwa kapag pinagsisinungalingan. Tapos, sasabihin nyo, hindi, political ano lang yan. Political strategy lang yan. Master strategist yan si Digong, et cetera. Master strategist, tapos biglang nag-sorry, wala akong sinabing addict siya. Nag-take siya ng drugs. Antibiotic is a drug. What the F? Really? So, ginawa kayong tanga. Galit na galit pa kayo, no? Sabi niyo, Marcos addict, et cetera, blah, 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 blah. Tapos, nilaglag kayo ng idol nyo. Happy kayo na inuuto kayo? Pero, tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Okay, stamp na ngayon. Okay. O si Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo S. Pilar, okay yan sila. Naririnig na natin sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung papalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito? May Ilocano? Okay. Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Okay. Wala man na. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputang ko lang ito. Happy na sila noon. Nagmura na siya eh. Happy na sila noon. Nagmura na si Digong eh. Oh. Alam niyo mga Ojero, kanina, pinapainggan ko to. Sabi ko, okay, so ngayon, gusto mong, anong point kung bakit niya sinabi yung puro Tagalog do yung heroes, et cetera. Eh, kahit i-Google mo siya, simpleng Google lang, may makikita ka. 7 Distinguished Filipino Heroes from Iloilo. Ang dami kaya. The Heroes from Visayas. Ang dami nito. Oh. Pag nag-scroll pa ako, dumadami silang lahat. Oh. Cagayan de Oro, kaya 17 fighters declared heroes. Ang dami. Baka hindi lang kasi niya alam. Baka lang kasi hindi niya alam. Alam niyo mga kotsero, simple lang yung message dito sa point na to na sinasabi ni Digong. Sinasabi lang niya, puro kayo Tagalog. Yanon. He wants to promote indigenous hate? I don't know. Baka gusto niya pag-awayin ng mga Bisaya tsaka mga Tagaluson, di ba? Hindi natin alam. Ang weird eh. Tayo nga tara. Maglilitaan niya siya tungkol sa mga heroes ng Bisaya. Meron pang pa-stamp yan. Kaya, nung na-presidente ako, tinawag ko ito ba historical commission natin. Yung tinawag, anong stamp natin? Hoy! Ngayon.
Kami pa ang mga Bisaya. Sino ang hero namin? Na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy of later years, nung bago na, ito mga polis na gago, lahat ng mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Bakit ito gipangan ng Daguhoy ang mga animal na kriminal na yun? Paano nila si Daguhoy, hindi natin mahiro? Sila po na po hindi pabayani. O sino pa sa amin? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi Manila, meron man, sir. O sino? Bro, isda man, sir. O sino? Si Lapu-Lapu, sir. Putang ina kayo. Yun ang pabatay kagway jeep. Bukas pag walang istampa yung istampa. Kaya ngayon, nandiyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga polis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hood-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko bakit nakaugulian nila yan. Hindi naman sila sadya, siguro. Pero medyo may dalawa-tatlo na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdaga natin ang pangatlong hero. Ito lang, ito ko na lang habain, ha? Weird, ang weird ng ano, intro na yun, ang layo sa topic. Ito ba dalawang papel? Okay. Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito, bantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Okay. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba niya, si Marcos. Manawalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos. Ano ba nangyari dun sa 1973 Constitution? Ginawang unicameral ang batasan. Di ba yun yung ano? Di ba yun yung direction before? Nagkaroon tayo ng ano, batasang pambansa. Tapos ano pa? Yung mga ginalaw ni ano ni Apolacay. Nagkaroon tayong batasang pambansa. Tapos nagkaroon tayo ng prime minister. Di ba? Tapos nagkaroon tayo ng, although it is still ano, kumbaga, it's a, ang sistema natin noon was a presidential parliamentary. Kasi nga nagta-transition from presidential to full parliament. Ganun yung usapan noon eh. Ganun yung dapat gagawin. So, balik ngayon tayo ng konti sa history. Total naman, gusto mo pag-usapan ng constitution, di ba? Minention niya yung constitution eh. Oo. Nung 2016, naaalala ko, isa to sa mga bagay na ipinangako. Naalala niyo yung federalism? Baka nakakalimutan niyo lang kasi. Shady Gong, baka nakakalimutan mo yung drive mo for federalism. In fact, ginamit mo pa yung bata mo si Mo Kauson, gumawa ng ano ng kung ano-anong kalokohan diyan sa
tungkol dyan sa federalismo na yan, na hindi naman niya kayang ipaliwanag ang federalismo na yan. Na hindi ko nga naintindihan ba't naka-appoint yan dati. But anyway, okay lang. Sige, natapos na, na-appoint na. Walang magagawa. Ah, ano nangyari? What does it mean nung itinutulak niyo yung federalismo? What does it mean? Ibig sabihin, kung ano yung sinabi mo ngayon, bubuting tingin yung constitution, papalitan yung constitution, yun din ang gusto mong gawin. So paano ngayon yan, Digong? Paano ngayon yan, si Digong? Paano ngayon yan? So sinabi mo, Marcos lang daw ang nagbuting-ting ng Constitution. Eh, ano yung sa'yo? Di ba pinangako mo pa yan? It is your platform, si Digong. Plataforma mo yun eh. So, ibig sabihin, kapag nag-federalism tayo, hindi mo bubuting-tingin ang Constitution? Tapos ngayon, idadamay mo si Apple Akay dyan sa mga kalokohan mo. Diba? At di si Apple Akay, nung binago niya ang Constitution, napaganda niya yung bansa. Ikaw, 6 na taon ka, ni hindi mo nga naitsulong yung constitutional change mo eh. Hindi nga kumagat yan sa Senado, di ba? Hindi kumagat din sa lower house. Hindi nila kinagat yan. Oh. Di ba si Alvarez pa nga yung ano mo dyan? Punong abala mo dyan si Alvarez? Hmm. So, ibig sabihin, si Digong, hindi ito simula ng Marcos hanggang to another Marcos. Nasa gitna ka, sandwich ka. Ikaw yung nasa gitna. Buti pa si Apple Akay, nung itinulak niya ang charter change nung panahon niya, nung 1972, nagawa niya yung charter change, number one. Number two, napagganda niya ang Pilipinas doon sa charter change niya. Kasi hodang nag-20 taon siya na pagkakaupo, it doesn't matter. And quite frankly, majority of Filipinos don't even care. Sino lang ba ang ano noon, gigil na gigil ng mga panahon na yun? Yung mga komunista, yung mga best friend mo? Yung mga komunista na best friend mo, kayo lang yung galit dyan. Oh. Tapos ngayon, inaway mo na rin pati mga komunista. Di ba, best friends kayo niya? Sabi mo pa nga, I love them. They're my friends. At least, doon sa 20 taon na umupo, sabihin na natin, nag-term extension, it's, walang problema. Bakit? Eh, okay naman ang Pilipinas noong panahon na yun eh. Okay naman, eh kumpara sa ginawa mo, si Digong, binaon mo sa utang ang Pilipinas to 6 trillion peso. At least, nung panahon ni Apple Akay, number 2 ang Pilipinas sa Asia. Eh ikaw, hindi mo nga naipangat, naiangat ang Pilipinas eh. 13 trillion in total, Lawrence. Pero yung pinasok niya na utang, 6 point something trillion. Kasi nung pumasok to si Digong, nasa 5 trillion lang ang utang ng Pilipinas eh. Nung bumaba siya, umabot ng 6 trillion. Kapal ng mukha, no? Tapos may 51 billion yung anak niya ng 3 taon. Oh, sasabihin na naman excuse ng mga Duterte Balahura supporters dyan. Eh, kasi nag-pandemic, etc., etc. Well, ganun talaga. The pandemic covers all kinds of corruption.
formally pa lang eh. Mm. Diba? Alam na, simple yun. Buti pa si Apple Akay, nung siya ay naging, nung presidente siya, hindi siya katulad mo. Inuna talaga niya yung bansa. Maganda ang buhay ng Pilipinas noon. Kayo lang ang galit kay Apple Akay, mga komunista. Tuloy natin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga alaga, no? Princeton, kung ano yung ano po, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Sino may sabi sa'yo? Sino may sabi sa... With all due respect sa galing sa UP, misis ko galing ng UP yan. With all due respect sa galing ng UP. Kukumpara mo ang UP sa Princeton? Really? Ikukumpara mo ang UP sa Princeton University ng Amerika? Huwag ka na lumayo, Ateneo. Between UP and Ateneo. Why did... Ba't ko ba sinuportahan tong mamang ko? Siguro sobrang galit ko lang talaga sa mga dilaw noon. Wala na akong choice eh. Sobrang galit ko sa mga dilaw. Sobrang inis ko sa mga dilawan. Kahit sino na lang basta hindi dilaw. Diyos ko. Tayo natin. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Wala na. Wala. Utangin at kawala-walang kinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos, Marcos. Pariyo-pariyo yung ina. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yung ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Bakit nga yung ano yung federalism? Kung gigil na gigil ka sa charter change, si Digong, kung gigil na gigil ka sa charter change at ayaw mong baguhin ang constitution, bakit mo pinilit na magkaroon ng federalism? Ba't mo ginastosan yung pag-aaral na kung paano itatransition ang ating bansa from presidential bicameral into federal? Ginastosan niya yan eh. Pinondohan niya yan. May pag-aaral yan. May commission na yan. May constitutional commission na siya. Meron na nga proposal yan eh kung paano gagawin. Ano yung excuse niya? Ba't hindi natuloy? Ayaw ng tao eh. O tapos ngayon, ngayon gusto na ng tao na mag-charter change, isasabotahe mo naman yung ano yung charter change. Bakit? Kasi mauungusan ka? Kasi hindi ikaw yung nagsusulong? Kasi may ganyan logic minsan eh. May ganyan logic yung mga ano, yung mga Duterte Balahura supporters. Sinasabi nila, hindi ako supporter ng charter change kasi ang nagsusulong Marcos administration. What the F? Anong kinalaman ng Marcos administration sa potential na pwedeng makuha ang trabaho ng mamamayang Pilipino? Pag nagpasukan ng mga negosyo, o di marami magkakatrabaho. Pag marami may trabaho, marami may pangkain, marami may pambili ng sasakyan,
Marami may pangbayad ng tax. Marami may pangbayad ng tuition. Marami may pangbayad ng mga needs nila sa bahay nila. Ayaw nyo nun? Gusto nyo kayo lang yung mayayaman? Yung may kaya? Damot nyo, ha? Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, utang ina, walang makakapara. Lahat now, everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito. Ano? Yung termino ng tatay niya, na binarastog niya, at itong konstitusyon na yun, binarastog pala eh. Romandes, asawa si Lisa, ano? Pati si Bongbong. Ito sasabi mo? Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Ayan mga kuchero, maraming salamat sa inyong patuloy na magsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, i-share, at i-subscribe ang ating Coach Jarrett YouTube channel. And pa-follow na rin po yung ating bagong Facebook page, Coach Jarrett din. Well, split yung ano pangalan. Pero Coach Jarrett pa rin yan. Coach Jarrett, and I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?